The first one siguro is yung actually advocates and experts have been urging the president or President Rodrigo Duterte to sign this, to make this into law, yung education committee. So tinitingnan kasi nasa BICAM na siya. So tinitingnan siya ng mga experts kasi na ito yung parang solution, first step para ma-resolve natin tong learning crisis. So ano ba yung EDCOM or Education Committee? So ito is parang magkakaroon ng isang committee na parang for 3 years pag-aaralan nila yung education system natin. So dito makakakuha sila ng mga solusyon or makakapag-strategize sila ng mas fit or mas angkop kung ano yung problema talaga natin ngayon. So mas targeted yung magiging response dito. So yun, sana mapasa yun. And then pangalawa is open the schools. So of course, parang hindi naman lahat magiging sang-ayon dito because of the health crisis that we are facing now. Pero alam mo yun, if nabuksan or kayang buksan ng ibang bansa yung mga schools nila, sana katayo din. Sana, ibig sabihin kasi, they're able to contain their the virus transmission there sa kanilang mga lugar. So if kayang gawin yun nila, what more? I mean, sana kaya't-kayan din natin. So let's open the schools kasi itong distance learning through the years, I mean for the past 2 years, proven siya na ineffective. So hindi talaga siya kailangan magtagal pa. So kailangan natin i-open yung schools. And then pangatlo is review the K-12 curriculum. So kailangan talaga natin mag-revisit. Paulit-ulit ka siyang sinasabi, no? Yeah. So kailangan natin mag-revisit ng curriculum. And sorry, I may add, pang-apat pala, may kailangan tayong apat, which is, yun nga yung malnutrition, kailangan din tong solusyon na ng gobyerno. Kasi nagdo-domino effect talaga siya sa lahat ng sectors.